Bantay sarado ng mga sundalo at pulis ang mga voting centers sa Tubaran, Lanao del Sur, ang nag-iisang bayan sa buong bansa na hindi natapos ang botohan noong Mayo 9 dahil sa girian ng mga supporters ng magkakalabang lokal na kandidato. Maagang dumating ang mga botante para lumahok sa special elections na ayon sa COMELEC ay naging maayos at matiwasay. Nagpalipad pa ng attack aircraft ang Philippine Air Force sa lugar, mga persuasion flights kung tawagin, para ipaalala sa mga residente na may nagbabantay maging sa himpapawid. Ang tinatayang higit 6,000 boto mula sa 12 barangay ng Tubaran na lang ang hinihintay ng National Board of Canvassers para mahirang na mga nanalong party list groups. Sa Webes o Biyernes, maaaring maganap ang proclamation. Hopefully, tuloy-tuloy na ito up to the transmission of results and submission of the hard copies of the election returns to the Municipal Board of Canvassers of Tubaran and then transmit sa Provincial Board, and the Provincial Board hopefully can transmit tonight to the to the National Board of Canvassers, no, para ma-consolidate na ang ma-join na ang resulta ng buong Lanao del Sur for purposes of canvassing the party list system. Umaasa ang COMELEC na kumpletong hihirangin ang mga party list group na uupo sa 63 pwesto na nakalaan para sa kanila alinsunod sa batas. We have to get the total number of party list votes. Then we get the percentages in relation to the total number of party list votes. We apply the formula, we get the ranking, we get their number of seats. Tignan natin yung pagkakadikit-dikit nila. Kung yung natitirang boto sa Shanghai hindi na makakaapekto, we will be able to proclaim the 63 seats. Pero kung makakaapekto, we let the National Board decide on whether there will be partial. Tuloy naman ang paghahanda ng COMELEC para sa December 5 barangay at SK elections habang wala pang batas na magpapaliban dito. Gayun din ang muling pagpaparehistro ng mga botante sa Hulyo, oras na maaprubahan ng COMELEC and Bank. Sa June 8 naman nakatakdang matapos ang gun ban period. Gayun din ang huling araw ng paghahain ng Statements of Election Contributions o SOCE ng lahat ng mga kandidato. Pinaalalahanan naman ang mga guro na nagsilbi noong halalan na kunin na ang kanilang honorarium sa mga tanggapan ng kanilang election officer. Willard Cheng, ABS-CBN News.